Oh my God, guys. Ito na yung sinasabi ko, guys, na sa last video ko, ito, sinabi ko na to, last video ko, na kailangan talaga nila ng mas malaking space kasi kapag hindi, nagfe-feather picking sila, which is hindi maganda talaga yun, guys, para sa mga manok, especially sa ganitong klaseng kulungan lang na maliit lang yung lagayan nila. Ngayon, ito na. Ito na yung problema, guys. Makikita nyo naman, ayan, guys, oh. Ayan. Ayan, di ba? Makikita nyo naman na medyo crowded na nga dito sa loob. So, kakatapos ko lang magpakain. At ito yung napansin ko, guys. Ito. Okay. Dito ko muna. Oh, ito, guys. Kawawa. Buti yung itong manok na to is hindi yung puwet yung tinira. Dito lang sa may ibabaw. Ayan, pati yung pakpak niya. Sa kabila. Sa kabila rin, meron din. Oh. Ayan. So, ito yung problema na sinasabi ko sa inyo, guys. Kapag nag-feather picking sila, hindi na natin maiwasan yan, no? Kahit na marami akong pagkain na nilalagay, may tubig, vitamins, hindi pa rin maiwasan, guys. Kailangan talaga nila ng mas malaking lugar. So, yung plano ko kasi na ilipat sila dun pagkatapos na ng vaccine. Pero dahil sa nangyari na ito, hindi ko maililipat ngayon, pero itong isa, ilalagay muna natin sa kabilang kulungan. Bukas ko na ito maililipat, guys, kasi sobrang busy ko ngayon, guys. Napakadami kong lakad ngayon. So, hindi ko sila maililipat ngayon doon kasi napakadami nila. At ako lang mag-isa dito sa farm. So, meron pa akong nakitang isa na nagka-problema. So, tingnan nyo, guys. Ito, guys, major problem ito, no? Hindi ito problema ng mga manok, kundi problema to. Kasalanan ko din to kasi alam ko naman na mangyayari to kapag overcrowded na sila. So, hindi lang to siguro mag-isa. Hanapin natin, maghanap tayo ng iba. Ah, ito rin, ito. Ito. Dito ka muna. Ito. Ayan, pati yung liig niya. Pati yung buntot niya. So, talagang nagsisimula na sila, guys. Ito rin. Ayan, sa pakpak niya. Pati dyan sa ulo. So, ito yung problema ngayon, guys. Nagpe-feather picking na sila. Ito rin. Ito rin, oh. Ayan, sa pakpak. So, kailangan talaga na ma-address na natin tong issue na to agad-agad. Hindi pwedeng sa next week pa. Pero itong mga manok na may nasira yung mga balahibo, ililipat muna natin sila doon sa kabila. Tapos, pasensya na, guys, ha. Gusto ko sana ilipat sila ngayon, pero napakadami kong trabaho ngayon, guys. Actually nga, nagmabadali ako ngayon. Buti nga lang nakita ko ito. Hapon na rin kasi. So, meron pa akong lalakarin. So, ito yung problema ngayon. Hanap pa tayo ng iba. Baka meron pa. So, meron na tayong apat na nakita na medyo hindi maganda, guys. Woo! Tingnan natin itong mga itim. Kasali itong itim. Ayan, oh. Sa buntot. Ito yung problem. Ay, kasali rin to. Ito. Ayan, guys, oh. Sa gilid. Major problem to, guys. Hindi to pwedeng next week na lang. Kailangan talaga natin na gawan ito ng paraan. So, ang naiisip ko is ilipat na sila doon. Ililipat ko sila dyan, pero ililipat ko yung iba mamaya. Tingnan muna natin yung sa kabila kung nagkaroon ba ng
feather picking sa kabila. Ito. Ano ba ito? May dugo? Wala pala. Dito, wala naman akong nakitang may nasira yung balahibo or anything. Wala. So dito sila malinis. So walang nag-feather picking sa kanila dito. Yun lang sa kabila. Alright. Bantam natin. So kailangan kong ilipat yung iba. Ilipat muna natin tong iba. Tanggalin muna natin tong mga sisiw ng bantam dito. Tapos ilagay natin dun sa kabila. Alright. So ilipat natin yung may eto. Ay. So dito natin sila ililipat, guys. Yun. Tapos meron pang isa rito, oh. Saan ba yun? Saan ba yun? Ito. Tapos tatlo. Apat. Meron apat. Bilhin ka muna. Ito lumabas. Saan ba yung isa? Ito, nalaglag. Apat lang ba? Napa tayo ng iba. Ito, marami pa yan. Ito, ito. Ito oh. Sira talaga. Yan. Sali ito. Meron pa dito. So, yun lang guys, lima ba yun? Anim. So, ito, walang problema sa kanila dito. Ito, mas malaki na to. So, wala na, hindi na masyadong naka... Ay, ito! Ito, meron pa isa. Ayan, oh. Tinan nyo guys, nasira yung kanyang uwitan. So, hindi to maganda. Ito, nasira yung kanyang puwitan. Ayan o. Alright. So, ito guys. Ito yung, ilan ba to? Pito. Ito yung may mga sira, guys. Kailangan talagang ma-address to, guys, kasi ayan oh. Sirang-sira yung ano niya, kwitan. Ilipat natin to sa susunod na video, papakita ko sa inyo, guys. Ililipat natin to doon. Bahala na kung walang vaccine. Sa ngayon, bahala na muna. Kuhan ko lang yung vaccine. Susunod ko na lang yung vaccine kapag may available na. Kasi wala pa kasi available na vaccine, guys. Pero ayan, kailangan talaga nating i-address itong issue na to. Baka masira yung pet ng manok natin. Baka mamatay pa to. So, kawawa, di ba guys? Ito yung mga biktima ngayon ng feather picking, guys.
Ay nako. Kasasabi ko lang kahapon na kailangan natin silang ilipat sa mas malaking lugar dahil nga mag-feather picking sila. Ngayon, nag-feather picking. Ay! Ay nako. Itong isa naubos ng buntot. Okay, so kapag ganun guys, no? So especially sa mga baguhan, mas maganda talaga ilagay niyo sila sa medyo mas malaking area. Yan. Kung maliit man yung area ninyo, siguro kailangan niyo silang ipagbukod-bukod yung iba. Huwag yung halo-halo lahat kasi nagpe-feather picking pera na lang kung napakalaki ng lugar ninyo. Tulad dun sa kabila. Yan. So bukas kailangan ko talaga silang ilipat kahit walang vaccine. So ngayon, nagmamadali kasi ako guys. Yan, ang oras na. Yan, magpo 4:30 na. At kailangan ko pang pumunta ng bahay kasi meron pang mga materialis na ano, kailangan. So yan muna guys, yung quick update sa ating mga dominant. Hindi ko talaga in-expect yan ngayon guys na magpe-feather picking sila ngayon. So, buti na lang napansin ko, buti na lang nakita natin. Yung hindi man natin yan nakita, posible bukas may madedisgrasya. Baka may mamatay, may grabe talaga yung pagpe-feather picking nila. So, yan. Naibukod naman natin ha. So, hopefully ngayong gabi is hindi na muna sila hindi na sila mag-feather picking kasi pinapatay ko na yung ilaw eh. So yun, tingnan natin bukas guys kung anong mangyayari dun. Yung iniisip ko lang is yung itim kasi medyo nasira yung puwitan niya. So yun guys, maraming salamat. Quick update lang po ito sa ating mga dominant sisiw. So syempre kung bago pa lang sa aking channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe at hit na rin yung bell notification para maging updated ka sa mga video na i-upload sa ating YouTube channel. So maraming salamat guys. Happy farming. Bye-bye.